mga kalipi, ulit ka muli sa YouTube channel. Ito po muli ang inyong kalipi. Ay bumabati po sa inyo ng isang napagandang araw po sa araw na ito. For today's vlog ay tutungo tayo mga kalipi sa laot at mangati po tayo ng pugita. Sana sa pagtungo ko ngayon sa laot ay makakuha tayo ng pugita. So antabay muna mga kalipi at ako'y tutungo na. Ako sa spot. Mayroon na sa aking naunang dalawang bangka nasa likuran ko at sa tagiliran. So mangati po tayo ng pugita. Ito ang gamit natin. So sana makakuha tayo ng pugita ngayon para meron tayong content sa ating YouTube channel. At gagawin nating Bicol Express. Pagtapos Bicol Express kasi walang kamatayang Bicol Express yung alam natin kasi dito tayo sa Bicol. So napakasimpleng kuhanin yung pugita dito sa dagat kapag marunong ka lang. So ang tabi na pa mga kalipi at mag-arap buhay na tayo. Ganito kasi mga kalipi ang sistema, no? Kailangan medyo tatansyahin mo yung kati na natin ilalim kasi may mga kabilyo. Kailangan presence of mind kasi kapag malakas yung current ay sasabit yung sa bato. Kaya ang gagawin mo ay ito na lang, ganito. Huwag masyadong steady sa ilalim kasi pag sumilapit yun laking problema yun. Kapag bumigat na, ibig sabihin may pugita na yun. Ito ang pinaka madaling paraan para makahuli ng pugita kasi yung ibang mangingisda, yung mga hunter ng octopus ay sinisisid nila. O kaya naman ganito rin ang siste, mayroon ding kati pero lumalagoy sila. Yun. Yung bangka nila na iniiwan nila yan sa isang lugar at tinalangoy nila habang tinatansya nila yung kanilang kati. Mas maganda raw kasi yung sinisisid nila kasi nakikita nila yung pugita na kinakain yung kati o dumadapo sa kati, kaya madali nilang mahuli. Hindi gaya nung nasa bangka ka lang, hindi mo makikita yung ilalim. At tatansyahin mo lang kung medyo mabigat na, malamang pugita na yon. So, tsaga-tsaga lang po mga kalipi. At yeah, ito lang kasi ang pinakamadaling paraan para makahuli ng octopus. Hindi ba alay ma? Garo. Buhay gayon. Oh, ito na. Ano lang gano? Ano? Ang sandurbiritso mo lang kanika.
giveaway kang bandwidth ha. Tao tong bandwidth. Giveaway kang bandwidth. Dari. Dadai pa. Tempuga, balbali at payo. Tempugo mo. Payo. Payo bakit ang ipong? Paulubon mo ng balbalan mo ang digis may mata. May mata ang pagbaog. Yan, mata. Yan. Yan, mata ang tempugo mo. Sige, tempuga. Pag pumuti, gadanan. Buhay pan. Buhay pan. Tempuga pa. Oh, 1-0. Ah! Adubong pugita sa gata. Dali man. Malakas pa ang current mga kalipi. Kaya naman na medyo nahirapan pa tayo ng konti kasi pag sumabit kasi yung kati sa lalim, napakahirap tanggalin. Kailangan paandarin mo pa itong sasakyan, itong bangga, para makuha mo yung ano, para mapigtas yung kawil sa lalim. Kasi may kawil kasi ito eh. So, nakadalawa na tayo. Buhot sa ilalim. Ay! Malaki yun. Sumuhot sa ilalim. Saan kaya pumunta yun? Ito na, andito. Pinera pa ako. Pero ikot-ikot ako sa loob ng bangka. Nahuli rin. Hindi labog. Pang-apat na ito. Kasi ang hirap dito kapag hindi mo na hawakan ng maayos at bumitaw siya dito sa lalim bangka, mahirapan kang hanapin. Andiyan niya sa pinakasulok-sulok at pag hindi mo, pag nalingat ka kung saan saan dyan dito, tatawid sila dito na nasa tubig na, hindi mo na maghinabangan. Sayang, malaki pa naman. Ay, hindi nga, hindi naman sayang kasi nakuha ko.
Ah! Kasama ko mga kalipi yung aking pinsan. Ito kasi yung nagturo sa akin. Ito siya. Ayun siya oh. Siya kasi ang nagturo sa akin ng ganitong uri ng pamamaraan na panghuli ng... So dalawa kami rito ngayon. Yung ibang taga dito sa amin ay nagsiuwi na. Palagay ko mga marami nang nakuha na. Dadalawa na lang kami dito ang natitira. So, magpapakasakali pa kami, makakuha pa kami kahit tatlo. Kasi yung tatlo mga kalipi at baka umabot ng 3 kilo din. So, magkano ngayon yung pugita dito sa amin? 150 na yata. Magkano ba ang anong ninilo sa atin? Ang pugita, 150? 200? So, 200 pala yung pugita dito. Kasi... malaking bagay mga kalipi yung makahuli ka ng at least 3 piraso sapagkat kung 200 ay meron ka ng 600 wala pang 3 oras baka makuha mo na yon. So doon sa 600 ay malaking bagay na yon sa isang may pamilya sapagkat makakabili ka na ng 10 kilong bigas. Kung palagyan natin 10 kilong bigas ang makukuha niya sa bawat pagpunta niya rito, so hindi maghihirap yung tao, yung mga mangingisda. So ito na rin yung ulam nila, yung mga rejig-rejig, kasi yung mga may sugat o kaya naman yung kulang sa galamay ay hindi na yung binibili. So kadalasan dito sa amin, mga eksperto sila sa panghuli ng octopus. Eh, ako naman, gaya-gaya lang naman ako. Kung hindi lang ako nag-vlog, baka hindi ako makapunta rito. So, natuto rin ako. Kaya naman, ito ako ngayon. So, sumasama ako dito sa mga eksperto kasi sila yung nag-guide sa akin dito. Nung una kong magpaturo ng panghuli ng ano, paghuli ng octopus. At yung pisang ko na rin ang gumawa nitong kati ko. Siya yung gumawa. Magaling siyang gumawa eh. So. Kaya. Sipagan mo lang dito sa probinsya. Pag marunong ka sa dagat. Siguradong hindi ka magugutom dito. So ako nga. Hindi ako masyadong. Veterano, hindi pa ako veterano ng mandaragat, pero talagang hili ko pong pumunta dito sa dagat upang alamin kung paano ang manghuli ng iba't ibang klaseng lamang dagat. So medyo tanghali na po mga kalibi, kaya naman medyo madalang na ngayon, medyo madalang na yung huli namin. So, naka-4 yata ako o naka-5. Pero yung pinsan ko, may 10 na. Yung mga veterano kasing hunter ng octopus ay talaga namang mabibilis silang manghuli. Ang sa akin lang kasi, nahihirapan kasi ako kapag malakas yung current sa ilalim. Maya-maya sabit. Kaya pinapa-under ko itong bangka upang makalas yung pabili sa ilalim. So, nung isang araw nga, yung isa kong kakati na napigtas itong kalaki-laki itong lubid na to, itong tansing ito. Pagkalaki-laki, pero napigtas yan. Dahil yung sumabit yata sa mga corals sa ilalim, matalas yung corals. Kaya naman, madaling mapigtas yung tansing kahit gano'ng kalaki. So, antabay muna mga kalipi at kahit makadalawa pa kami, uuwi na kami.
Tanghali na mga kalipi, pauwi na kami. Wala nang pugitang dumadapo sa aming kati. Subukas ng umaga naman. So, ito mga kalipi, yung aking kati. Ito yung tirador ng pugita. So, naka-apat ako na pugita ngayon. Hindi na masama yun. Ay. Ah. Para purapo na, no? So, ngayon mga kalipi, kumalmado na. Kumalmada na yung dagat. Wala na yung current, wala na rin yung pugita. So, ibig sabihin, kapag may current siguro, wag lang masyadong malakas. Yung pugita, siguro dyan sila naghingain. Kaya naman, nakakayari kami ng pugita. Kapag medyo, hindi naman kalakasan ng current. Kasi kapag napakalakas ng current, mahirap na talaga. Hindi ko kaya yun. So, pauwi na.
kung nagustuhan niyo po ang aking munting video, mga kalipi, pag-like na lang at pag-subscribe at pag-ipinuto lang po yung notification bell para naman sa mga susunod kong vlog maging updated kayo. Pakipalo lang po si Kuya Mamo sa kanyang Facebook page at ito pong muli ang inyong kalipi, muling bumabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Napakagandang araw po sa ating lahat.